Hi guys, so yung topic natin for today is about the second type of simple stress, which is yung shearing stress. So to start with, let us first discuss what is shearing stress. So shearing stress, denoted by the Greek letter tau, is the stress caused by shearing force. So itong shearing stress na to is common ito sa bolts, pins, and rivet connections. Also, shearing stress acts tangent or parallel to the resisting surface, and it results in shape change. So yung formula class ng shearing stress is the same lang dun sa general formula ng stress, which is yung force over area. Yun nga lang class, yung force na gagamitin natin dito, since shearing stress tayo, no, is dapat yung force must be the shearing force. And then para masabi siyang shearing force, dapat yung force na yan must act parallel dito sa area being sheared. Okay? And then class, kung marirecall nyo, no, na pag pinag-uusapan natin yung shearing forces or yung parallel force with respect sa area, ang ginagamit nating symbol doon class is V, no, para malaman natin na yung effect niya talaga is shear. Okay, so to further discuss about what is shearing stress, okay, so let us consider the following figure. Okay, so focus muna tayo doon sa ano, sa first figure, yung riveted connection. Okay, so saan ba dyan nag-exist yung shearing stress? Okay. So, ayan class, dalawang plate na connected by a rivet. And then, meron ditong force P. So, para maging in-equilibrium ito, itong isa pang plate is magre-resist siya ng ano, force P rin. Okay, ngayon class. So, analyze natin. No? Analyze natin kung saan ba dito nag-exist shearing stress. So, ngayon natin, hilahin natin yung dalawang plate. Na hilahin natin. So, kakahila natin class, possible, di ba? Na ano mangyari? Maputol itong rivet. Kung hindi strong enough yung rivet na yan, so possible maputol siya, kakahila natin. So, ang gawin natin class, para mapalabas natin yung shearing stress na yan, edi isolate natin yung isang plate lang, no, na may kalahati itong rivet. So, drawing ko siya ng mas malaki. So, andi dito yung force P. Tapos, andi dito yung ano, kalahati ng rivet. Okay. So, ngayon class, itong force P na to, na para hindi siya maputol, edi dapat itong rivet na to, lumaban siya, di ba? Magbigay siya ng resistance, ng internal resistance. And then, yung internal resistance na yan must be parallel doon sa force P na yon. So, kung ito yung rivet, doon sa pagitan ng dalawang plate na yan, magkakaroon dito ng resistance yung rivet, which is directed to the right. Okay. Ito ngayon yung tinatawag nating shearing force. Tapos class, pag naputol yan, nasan ba dyan yung ano, sheared area? E di yun yung cross-section nung ano, cross-section na itong rivet na ito. No? Yun yung area na nakaka-receive na itong shearing force na ito. So may shearing force, may shearing sheared area. So therefore, there exists ngayon na shearing stress na equal nga dun sa ano, value na itong B na ito over dun sa area na to na parallel dun sa ano, shearing force. Ngayon class, ano ba yung value nitong shearing force na to? So, para ma-counteract niya itong force P na to, edi dapat yung value niya must be equal sa P, di ba? Para nasa equilibrium state itong system na to. Okay, so pwede rin maging ano to? P over area. Okay? So, next. Consider naman natin class itong ano, second figure. No, ito naman class isang example ng ano, bolted connection. Actually class, ito pa lang first figure natin, yung letter A, tinatawag rin ito class na ano, single shear. So bakit siya tinawag na single shear? Kasi isang area lang class yun nakaka-receive ng shearing force. Okay? So isang area lang. So, punta tayo dito class sa next figure. Okay. So, drawing rin natin siya. Tapos, analyze natin.
Okay. So, ito yung bolt. Nagko-connect dun sa dalawang members. Okay. So, sana nag-guess nyo na yung drawing ko. Ngayon, class, no? Yung each member dito sa figure na to is nakaka-receive siya ng what? An external force P. So, i-drawing natin siya. So, dito, hinihila siya ng P. Force P. So, definitely, para maging in-equilibrium itong system na to, dapat itong upper portion mas exert naman an opposite force, which is same lang dun sa ano, value ng force P na to. Okay. Ngayon, class, nasaan ba dito sa figure na to yung ano, yung shearing stress? Saan dyan? So, ito yung bolt, di ba? So, ang gagawin natin, class, edi hilahin mo to, hilahin natin. Tapos, hilahin rin natin itong taas. Okay, kakahila mo, class, possible, makuputol siya, di ba? Maghihiwala yung upper member dun sa lower member. So, paano mangyayari yung pag hinila ko ng hinila, para maghiwala yung class, edi dapat maputol muna dito sa isang side. Tapos, at the same time, maputol rin siya dito. Tama ba? Na para mahiwalay natin itong bottom part sa upper part, so kailangan maputol siya dito. So ngayon, isolate natin itong, let's say, bottom part. So upon isolation, ito yung mangyayari doon, class. So ito siya. Tapos anong may iwan sa kanya, class? E di may iwan itong ano, portion na ito ng ano, ng bolt. So ito yun. Okay, so dito may force P. So anong gagawin, class, para maging in equilibrium itong yung area ng mga naputol, ito isang area, ito isa pang area. O na magbibigay sila ng internal resistance, which is opposite sa direction ng force P. So ang bibigay nilang internal resistance is taas. Okay. And then yung mga resistance niya ng each area na yan is yun yung tinatawag na ngayon ulit natin na shearing force V. Ngayon, para maging in equilibrium ito, class, so by taking summation of forces vertical equals 0 considering upward force is positive, so that is 2B. 2B minus P is equal to 0, so that B, each V na i-receive ng each area is equal sa P over 2. So therefore, ito is P over 2. Ito is P over 2 rin. Okay? So ngayon, class, pwede tayong mag-analyze lang ng isang area. So ito, may shearing force siyang nare-receive, tapos meron siyang area. So ito yung area, tapos ito parallel, so merong shearing stress. So considering this area alone, no? So meron ditong stress na tau equal sa shear ring force na nando doon sa area and over yung area niya. Okay, na equal sa ano, class? So, ano yung shearing force? P over 2. Ano yung area niya? Hindi ko ano yung area ng bolt na yan. So, ito ngayon yung value ng shear stress na nag-exist dito sa portion na ito ngayon ng bolt. Okay. Ngayon, class, itong analysis naman na ito is tinatawag naman ito, class, as ano, ito is tinatawag siya na ano, double shear. Bakit siya tinatawag na ano, double shear? So ito, class, di ba, balikan natin. Ito, ano to, single shear. Okay, so tinawag siyang single shear kasi nga isang area lang yung nagre-resist ng force P, or siya lang yung nakaka-receive ng shearing force. Okay? Samantalang dito, tinawag siyang double shear kasi dalawang area, okay, yung nakaka-receive ng shearing force. Ganun lang naman yung, class. Okay. So, next. So, consider naman natin to, class, yung ano, punching shear. Okay, so saan ba dito nag-exist yung
shearing stress. So, ayan. So, drawing natin. So, let's say, ito siya. 3D. Okay, ngayon subjected ito ngayon sa ano, compressive load P. Okay. Okay. So nasaan class dito yung ano, shearing stress. So imagine mo class, so dito may larger area no, let's say of thickness T. Okay, so ito may thickness T sa baba. Tapos ito meron siyang ano, diameter na let's say D. Okay. So itong portion na to yung sa taas, upon the application ng compressive load, anong gagawin niya class? Okay, so let's say class dito, di ba supported siya dito, dito may support, dito may support. Okay, kapag sobrang lakas ng force P na yan, ano mangyayari class? Pwede niyang butasin itong plate na to. And then yung pagbutas na yung class, yung tinatawag natin na punching shear. So, para mabutas siya, ano mangyayari class? Or para hindi siya mabutas, anong gagawin natin? So, analyze natin, nasan ba dito yung resistance? So, di ba ang butas niyan is eto. Tama ba? Kung ano yung dimension na ito, yun din yung butas. So, isolate natin itong taas na portion. Ito kasi, ano ito, special case ito ng shear. So, isolate natin itong sa taas. So, ito siya. Okay, so let's say class, iba dito sa loob, may thickness rin yan. Okay, so itong butas na to, idodrawing ko siya. Parang ito siya. Okay, itong loob na to, is ito siya. So dito merong force P, compressive load force P. Ngayon, para hindi siya tuluyang makabutas dito sa plate na to, anong gagawin class? E di itong palibot na ito class. Okay, yung palibot dyan is mag-o-offer sila ng internal resistance no, para hindi siya makabutas. So, sa kada portion ng palibot na yan, there exists ngayon na shearing force. Okay, so sa palibot. Tapos meron din sa likod. Okay, and then yung sum niyan, no, yung resistance na itong palibot na to, doon sa force P, is yun yung V. Okay, and then dapat yung V na yan, mas V equal doon sa ano. So kung pababa is force P para maging equilibrium yan, ito dapat ito is equal sa ano, force P lang din, no? Para equilibrium. Ngayon class, sino ba dito yung area being sheared? So pag, di ba pag binutas mo nga, yung ma-sheared dyan class yung palibot. Okay, no, o di kaya kung ito drawing ko tong ilalim naman class. So, ayan, di ba nabutas siya? So yung mag-offer class dyan ng resistance class is etong palibot na to. Okay, sa palibot na yan, ayan, yung palibot na yan, kasi yun yung mag-offer ng, yun yung area na mag-offer ng internal resistance dun sa force P. So, therefore, ito yung area, di ba? Okay, yan ngayon yung area. So, meron tayong area, meron tayong shearing force, so therefore, there exists a shearing stress. So, the tau, di ba sabi natin, equal siya sa shearing force over the area being sheared. Ngayon, class, yung shearing force, di ba pwede mo rin siyang, sabi natin, pwede siyang P or either B. Gamit itong diagram na to. Okay. Ngayon, ano itong ano? Ito yung bago class. Ano yung area being sheared? Okay. Ano ba yung area parallel dun sa ano?
sa B. Di ba yung palibot niya? So, sabihin yun yung lateral area na itong bilog na to. Okay, yung palibot na yung class, yan yung ano, area na i-consider natin. Para makuha yung area na yung class, edi di ba, ano to class? Ito yung thickness. Thickness T. Tama. Tapos, ito yung ano, ito yung diameter D. Okay, so para makuha natin yung area na nakapalibot dyan class, edi ano, ilatag natin siya class, no? Ilalatag natin. So, pag nilatag natin yan, so yung area na yan class is pwede siya maging rectangle. Okay. And then, yung rectangle na yung dimension yan class, edi yung height niya is ano, thickness T. Tapos ilan itong ano, length na to. Edi kung gano'ng kahaba itong bilog na to, gano'ng kahaba itong length na to, which is yung circumference, that is pi d. Okay, so para makuha natin yung area, no, corresponding area being shared, so that is length times width, that is pi d t. Okay, yun yung area being shared. So ito na ngayon yung formula ng shear stress when it comes sa punching shear. Okay. Ayan, so ito class yung mga figure na ipapresent natin class is mga yung mga types ng mga diniscuss nating shearing stresses kanina, yung single shear, yung double shear, saka yung punching shear. So dito class single shear, ibig sabihin ayan, na that one portion ng rivet is ano, naputol. So ito yung area considered. Okay. So next, ayan naman yung double shear, no? So, dalawang area muna yung kailangan maputol bago totally ma-separate yung etong nasa gitna, no? Dalawang area yung kailangan maputol. Sabihin dalawang area yung nag-offer ng internal resistance. And then, ayan, yung punching shear. Okay. So, ayan, no? So, nandito yung pinunch niya. So, tendency sobrang lakas ng force P. Yung palibot ngayon nito ng bilog na to is mag-offer ng internal resistance. So, merong shearing stress. So, ayan. So, na-discuss ko na rin naman sa inyo, no, na yung case 1, yun nga, yung single shear, nangyayari siya kapag only one area, no, nung bolt or rivet na yun is nakaka-receive ng shearing force. So, yung formula niya is ano lang, the shearing force over yung area niya, or P over A, no? And then, next, double shear naman siya kapag yun nga, dalawang area yung nag offer ng internal resistance dun sa force P. Okay. Ayan o. Diba? Stress. Ayan. Force over area. Yung force mo is force P. Tapos dalawang area yung nag-offer ng internal resistance. Okay. So, ganun lang naman siya. So, sa next video natin class, i-apply na natin yung mga formula na na-discuss natin sa mga sample problems natin. So, hanggang dyan na lang muna class. Thank you and God bless.